Sir, let me read to you. Meron din pong statement si Vice President Lenny. She said, ano ba ang tinatatakutan ninyo? Meron ba, sir? Ang tinatakutan namin? Napababa, napababa, hanggang pababa. Lenny, yo, look, Lenny, ano, hindi wala akong, hindi ako pro-Alan, hindi ako, wag ka tumabok ng presidente. Wala ka talagang, ano, wala ka talagang, ayaw ko na sabihin na dalawang beses sa kumuha ng bag, pero wala ka talagang. What's next? Remember, I said that the police can accept gifts. Of course, sabi ko. So long as it is out of gratitude, in small tokens. Sandali. Tapos, dalawa kong senador in a knee-jerk. Akala mo automatic, ah, that is immoral, that is illegal, that is unconstitutional. Sabi ko, hey, Gaga, I was using the words of the law itself, the anti-graft and corrupt practices. Abogada ka, hindi mo alam, tapos magpresidente ka. Tapos magsabi ka lang, relying on your being a lawyer, patay. Sorry na, kaya it will be a classic. Last on this topic, sir. Tumangga po lang po. Ngayon, maghanap kayo ng iba dyan. Yan, ilagay nyo, disgrace, yan. Ma, remember, kayo ang nag-office nito. I kept my silence all along. Kasi supuro kayo mga wise, you think that your words coming out of your mouth are words of wisdom to the Filipino people. Now, Filipino people, you're listening to me. Hindi na po ako politiko, hindi na po ako tumakbo. Wala akong kandidato. Sinasabi ko lang sa inyo, disgrasya kayo pag silene ang buka ninyo. Saan ka makakita dito to fight drugs? Magpunta ka doon sa padalhin pa yung Human Rights Commission. The Human Rights Commission ni-repudiate ko, I rebuke them. As a matter of fact, sabi ko, you cannot have jurisdiction over my person, not in a million years. Sige kayo, accused noon bago akong presidente. Everybody, human rights, human rights.